guys, good morning. So today ang concert ng BTS nakaka-excite kasi ilang buwan ko yung pinaghandaan to, ilang buwan ko tong pinaghirapan. Grabe yung hirap ko dito para sa concert na to. Na sobrang tagal ko na tong inantay kasi dati hanggang tingin lang kami talaga, hanggang like sa video lang kami sa YouTube. So nag-aabang kami update sa Instagram, nag-aabang kami update sa YouTube kasi sobrang iba pala yung feeling na super fan ka talaga. Kasi dati super fan ako kaya naging stylist ako dahil super fan ako. Tapos naabot ko yung pangarap ko. Actually lahat ng pangarap ko unti-unti siyang naaabot. Pag once pinangarap ko dati, sabi ko gusto lang ako makapagtrabaho sa Manila, natupad. Dati gusto kong makapagtrabaho sa showbiz, kahit hindi artista, basta makatulong sa family ko, natupad. Dati sabi ko sana maayos ko yung buhay ko. Unti-unti naman siyang naaayos. Tapos may mga iba pa akong pangarap na natupad din siya lahat nung nagtatrabaho na ako sa showbiz. Actually wala akong interest talaga sa mga K-pop before. Pero nung nag-start yung nanonood ako ng K-drama, doon nag-start yung pagiging okay ako sa ng Korean. Kasi dati ayoko kasi medyo ang hirap intindihin yung salita nila, intindihin yung magbabasa ka sa subtitle, medyo nahihirapan ako doon. Yun yung problema ko before. Pero nung nag-try ko, nanonood ako ng isang K-drama, grabe. Hindi ko na binabasa yung pero tinitignan ko na lang yung story. Doon ko sila natutunang mahalin. Tapos, first ever, kasi never akong naging fan ng isang boy band group, K-pop group. Pero nung once na nakita ko yung BTS, na-introduce sa akin yung BTS, alam mo, sobra talaga. Doon ako unang nabaliw sa isang K-pop group. At sa BTS yun. Kasi naging fan ako ng BTS, last year lang talaga. Tapos ngayon, nakahanap ako ng mga ka-army ko din. Ang dami nila naging kaibigan ko dahil dito sa K-pop. Nagkaroon ako ng bagong pamilya, tas mga army, ibang-ibang army pa. Buong mundo na army, tas mga sa social media, mga army na sa Pilipinas din. Madami kasing fandom ang BTS, so sobrang dami nilang fans talaga worldwide. So kahit matanda, bata, at lalaki, kahit ano pang gender mo, super fan din sila talaga ng BTS. Never akong nanood ng concert, kahit local, kahit Pinoy, na parang gagastos ka para manood ka. Never akong gumawa ng ganun, kahit sino. Ariana Grande, hindi naman din ako nanood. Lahat, actually hindi naman, pero fan ako nila, pero hindi ako nanood. Alam mo, kasi dati, nasasaya ako sa pera, ganito, ganyan, ganyan. Kasi wala naman talaga pera before. So ngayon, iba yung feeling ng BTS. Iba sila, sobrang hanggang dito sila eh. Kasi nga, napapunta ko dito, napapunta nila ako sa Korea, napapunta nila ako dito na hindi ko alam at first time ko mag-travel. Kahit tamad ako kumuha ng passport, kumuha ko ng visa, nakakuha ako, iniyakan ko pa. Alam mo nung time na nagra-raffle kami, nung sabi ng mga kaibigan ko, mag-raffle tayo natin ng concert ng BTS. Actually, yung plano lang naman talaga namin is pumunta dito sa Korea para magbakasyon. Nung nalaman namin na may October pala, dapat October kasi may first week of October pupunta dito. Nung nalaman namin may concert ng BTS dito, sumali kami sa raffle. Tapos mga ilang araw, hindi ko alam, hindi ako excited na ganito, buksan yung website na kung saan ka mananalo o kung saan ako nag-register. Binuksan ko, sabi kasi ng isang friend ko, check mo yung yung account mo, baka nanalo ka. Nung pag-check ko, hindi ko in-expect na, hindi ako natataranta na, buksan ko to ganito, hindi ako nag-aabang na, ay, baka manalo ka ng ganito. Hindi ako nag-aabang kasi ang sakit pag nag-aabang, pag nag-expect ka, ang sakit talaga. So, hindi ako nag-aabang. So, ang ginawa ko, chill lang. So, tingin ako phone ko, ganyan-ganyan. Tapos tinignan ko, oh my God, nanalo ako, congratulations. Tapos, parang hindi pa ako makapin, congratulations. Baka hindi naman, joke lang. Tapos nung binanggit yung congratulations sa pangalan ko, sabi ko, ito na nga ba talaga yun?
So yun, parang si RC din nanalo din. So kaya nag-decide kami na magkasama kami dito. Pero si RC kasi may kasama. So ako lang mag-isa. First time kong mag-ibang bansa, mag-travel, dito mag-ako ng passport. As in, kinabahan talaga ako nung sa ano palang visa. Kasi sobrang rush. Ako, ni-rush ko din yung passport ko. Yung visa ko, sobrang rush yun. Na parang out of nowhere na hindi ko alam. Ala, kailangan na pala magpasa ganito. So yun, nag-antay ako, pero hindi pa rin ako nag-expect na ma-approve ako. Kasi first time ko at Korea pa pupuntahan ko at wala pang tatak yung passport ko. Yun na, parang, eto na, na-approve na ako. Noon hindi talaga ako makapaniwala. Sobrang saya ko talaga na makikita ko na sila. So yun guys, excited na ako. Ngayon kasi yung today ang big day namin lahat. Na bilang ARMY, today ang big day namin dahil ngayon ang concert ng BTS at first day concert. Kasi 3 days yung concert nila. So, 26 kami at first day. So, hindi ko alam kung ano mangyayari later. Pero nararamdaman ko, bahala na. Pero, excited ako ngayong araw na to. Abangan nyo po itong vlog na to. At abangan nyo po itong tour na to. So, it's all about BTS. Bye guys! Abangan nyo po later. Thank you! Love you, ARMY! Everyone, nag-aayos na ako ngayon kasi aalis na ako. So, mag-work muna ako ngayon sa GMA tapos dire-diretso na ako sa airport papuntang Korea. Sobrang excited na ako, ARMY, na makapunta ng Korea. At first time ko kasi ito. First kong pumunta ng ibang bansa. At first time ko lahat. So, actually, kinakabahan ako ngayon sa immigration. Kinakabahan ako na pumunta ng ganito, ganyan. At super excited na ako na makita ang BTS. So, ready na ako. Naiiyak ako. Actually, naiiyak talaga ako. Kasi, hindi ko alam kung anong feeling na basta mamaya na. Ako lang mag-isa kasi. So, iba. Kinakabahan ako. Ibang-iba talaga. Iba palang feeling pag ikaw lang mag-isa na mag-flight. That's first time mo. Ay, may Diyos ko, Lord, Diyos ko. Tabang. Tabang, yun. Tabang. Tabang ikaw. Bahala na ka. Bye-bye, guys. So, mag-update ako anytime, lahat, pati sa plane, pati sa pagdating ko ng airport. So, mag-update ako always. Thank you guys, love you. Ani! Hello ARMY, ito na, pupunta na ako sa airport. Kasi, actually yung flight ko is 5 pa naman, pero kailangan ko maka-check in ng around 2. So, dapat nandun na ako kasi dadaan pa ako ng immigration. Tapos, kinakabahan ako ngayon talaga. As in, kinakabahan ako. Kasi first time ko mag-travel ng ibang bansa. Tapos, as in, like, kinakabahan talaga ako. As in, hindi ko alam na nanginginito. Kasi ako lang mag-isa. Tapos, magkikita kami ni RC. Baka magkita nga kami ni RC sa airport ngayon. So, ayun. Pero, magkasama kami sa Korea. Hindi lang magkasabay yung flight namin. Kasi mauuna siya. Tapos ako, 5 pa yung flight ko. So, medyo ano talaga ako. Ako yung makuhuli. So, ang dating ko dun is 10 p.m. sa Korea. So, yun. Yun yung dating ko. Kasi ngayon, kanina, maaga ako gumising dahil may work pa ako. 7 ako nagising. Tapos umalis kami ng 8 kasi nga may work pa ako. So, habang ngayon, iniwan ko na yung mga assistant ko na lang yung nagbabantay ngayon dun sa work kong isa. So, ilang days ako mawawala? 10 days kasi November 2 ang balik ko dito sa Pilipinas. So, ayun, super kabado talaga ako ngayon. At sobrang excited ako sa mangyayari sa Korea, sa trip ko na solo flight ko. Tapos, hindi ko alam kung ano mangyayari. Kasi kinakabahan talaga ako. Hello guys. So, andito na tayo ngayon sa airport. Hihintayin ko lang yung damit ko kasi pinapagrab na. Kakatapos lang from designer. So, grabe. As in like, last minute yung pinapagawa kong damit para sa concert ng BTS. Nakaka-stress kasi pinapagrab ngayon papunta dito sa airport yung damit ko. Nakakaloka. Sobrang init. Nandito ako sa labas, hindi pa ako pumasok kasi yun nga, kasi pag pumasok ako, hindi ako makalabas dahil naka-check-in ako. So, antayin ko na lang yung Grab bago ako pumasok. Diyos ko, nakakatawa kasi ito na yung Grab ko, malapit na!
nakakatawa, last minute damit ko sa BTS para sa BTS. Yun yung ata yung grab. Baka yun na yun. So, pupuntahan ko. Hindi si kuya, baka nandun. Puntahan ko muna. Nakakain yung glove ko para sa BTS. Diyan na sila? Oh, okay. Okay lang kuya. Kala ko kasi hindi pwede dito. First time lang kasi nakapasok. Oh, oh. Ito po kuya. Thank you. Eh, sir, pipicturan ko lang sa'yo. Sige. Ayan na yung damit ko for BTS. So excited. Grabe, ang hirap. Ang hirap ng pinagdaanan ko dito sa damit na to. Nakakaloka. So ito na. Okay na ba? Okay, sir. Salamat. Thanks, kuya. Woo! Okay na. Thank you. Yeah, dumating na yung damit ko for BTS. Grabe. As in like, last minute. Yung damit na to. Nakakaloka. So hindi na natin aantayin si RC kasi terminal 2 daw yung siya, ako terminal 3 ako, so papasok na ako, magkikita na lang kami sa loob. Abangan na natin si RC kasi may hahati doon, may naghahati doon sa kanya. Luma Love Life, bye bye. Ano, ayun. Bye Manila. So ito, pipila na tayo kasi mag-check-in na tayo. Hindi pa ako kumakain, hindi pa ako nagbe-breakfast, so wala pa tayo. Hinginginig na ako sa gutom. After nito, pag nasolve na natin to, so kakain tayo ngayon. Ay, hindi. Hindi, kakain muna ako bago ako magpunta ng immigration para may laman utak ko. So yun. Chisipin muna to. Malawa sila. Yes, thank you kuya. Ito na yung food natin sa breakfast and lunch. So Philippine food. Hello, sinigang na baboy, and I don't know, it's adobo manok. Oh my god, na-approve ako. I'm crying. Alam mo, ang bait nung taga-immigration. So, akala ko maging English, nagtatagalog lang pala. Tapos ang dami niyang chika sa akin, hindi niya yung Instagram ko. Feeling ko, bet niya ata ako. Nakakaloka, ang dami niya chika, ang tagal ko, tapos nakikipagtawanan ko siya sa akin. Feeling ko talaga bet ako ng immigration. Grabe. Actually, kinakaban ako. Tapos, kung kunwari lang ako, smile. Tapos, dance ng chicken noodle soup. Chicken noodle soup. Para, alam mo yun. Tapos, sabi niyo sa akin, hindi naman sa nagmamayabang. Sabi niyo sa akin, anong work mo? Sabi ko, actually na, nakalagay dyan. Sabi niyo, you're a celebrity stylist. You're a celebrity fashion stylist. Sabi ko, yes po, I'm a celebrity stylist. Sabi niya, so ano mga ginagawa mo? Ganyan-ganyan. So ikaw nag-a-approve ng damit ng mga artista, ganyan-ganyan. Sabi ko, oo. So ganito-ganyan, mahirap ngayon, ganyan-ganyan. So sino kasama mo sa Korea? Actually, ako lang mag-isa ngayon kasi nauna niya yung mga friend ko sa kanina kasi magkaiba kami ng airlines and flights. So yun, sabi ko, hi kuya. Papasok na tayo ngayon. So, I'm so excited. Grabe. So, alam mo, hindi ko alam yung kaba ko ngayon. Actually, I'm so happy. Nawala yung kaba ko kasi na-approve na ako. So, thank you, Lord. Thank you so much. BTS, I love you. Makikilap na BTS. So, nagtanong ako kasi hindi ko alam yung gate. Kasi bobo. Bobo ata akong bakla. Solo dito. No. Ito na. Yeah. So papasok na kami sa plane. So happy. I'm so excited. Sobrang nakaka-excite talaga. As in, like, sobrang nakaka-excite.
Imagine makikita ko na sila. Ah! Oh my gosh. Say hi. She's such a winner. Yeah. Sokjini. Bias here. Hello. Ipapalabas namin to sa Lachimolala. Ah, Lachimolala. So, <kaya. laughs> so ito yung first ito yung pilot episode namin. Buong yeah. Concert. Yes, and... we wish you luck. Fighting! Yay, fighting! Hello from Philippines. Hello! Manood kayo ng Lachimolala, ha? Apo, BTS Army Moms. Thanks! Lachimolala. Ayan guys, so may nakilala kayo mga mommy dito na army. Yes, actually, madami army dito na nakapila. Nasa plane. Super daming army dito. May channel ka? Meow meow? No, it's a digital show for BTS. So did you like army? Yes po. Sorry, siya po army. Ano po kayo? I love Kai. Yeah. I love Kai. So may EXO dito. So congrats. Mamaya pagpasok natin sa plane. Abangan lang natin later. Yes. Dami na. Okay, so I show the driver. Okay, say hi to my vlog. I'm from the Philippines. Say hi to my vlog. Korean love. I have Korean love. Online show in the Philippines. Huh? I have online show in the Philippines. Sorry, English dear. Okay. Okay, de bahala na. Like this one. Okay. Ayun na yung taxi ko. Thank you. You want here? Oh, you want first kiss? Oh my god. Ito na yung room ko. Ay, grabe. Grabe. Hirap na hirap ako. Pati yung suset. Pero kinaya ko naman. Grabe. Nandito na ako sa room ko. Actually, akala ko sa picture, ang laki-laki. Ang liit pala. Sobrang laki tignan. Pero ang liit lang. Lalabas tayo mamaya kasi ang dami. Pwedeng anuhin sa labas. Hi! Nandito na ako sa hotel ko. Nakakatawa dito sa Korea kasi pag wala palang, walang tao sa lobby. Walang tao sa lobby. May vlog kasi ako. Naka-video call ako. Ay, naka-live ako. Tapos naka-vlog ako. Walang tao dito sa lobby sa hotel. Parang, tapos may iniwan sila sa door na ito yung ano password ng door na to. Para makapasok ka dun, kukunin yung susi mo. Tapos nakalagay yung susi mo dun. Nakaganon lang. Nakalagay sa lobby. Tapos walang katao-tao. Tapos pag sabi ko, may ganito. Ayan o.
Ray Mark Ranke. Tapos sabi ko, laka, paano ba to? Nagbasa-basa ko. Hirap, magkatapo, ang hirap buksan, inahanap ko pa to. Ay, 3 pala. 0, ano pala, 303. Hirap na hirap ako nung tumutunog-tunog pa. Parang nasira ata, nasira ko ata. So yun. Ay, finally. Tapos binaba ko ng taxi, medyo malalo yung taxi ko nang dalakad. Magkalapit lang kami ni RC ng hotel, dyan lang yun sa kanya, oh. As in, tapat ko lang. Tapos may Zara, sa tapat ko may H&M, tapos ano na, puro kalye na. Gutom na kaya ako. Gusto kong kumain sa labas. So, lalabas tayo ngayon. Hanapin yung food. Gutom ako. Kain tayo. Ito yung Myeongdong. Pero hindi talaga yung market. Pero yung market, small market talaga ito ng Myeongdong. So, walang tao. Ayan, nasa Myeongdong tayo. Zara dito. So, maglalakad-lakad lang ako dito. Pero kailangan ko matandaan niyo yung mga lugar na dinadaanan ko. Kasi baka mawala ako eh. Tingin tayo. Grabe, hindi ako makapaniwala. Alam mo guys, hindi ako makapaniwala ng story ako. As in. Pagkakalala ko. Hindi ko alam kung saan. Ah, Johnny! Oh, mahal ko. Kasama ko. Woo! BTS! Tayo! Jimin! Tayo! Jungkook! Jungkook! Daddy RM! Suga! Jinyeon! Yeah! Mutel! Peach! BTS! Yeah! Hi, say hi. Ah, 안녕하세요. Oh my god. Nakita ko siya dito sa street as nagbo-vlog siya. Ayun oh. So here Africa TV. Sorry? Live stream Africa TV. Oh, live stream Africa Korea TV. Right? Oh my god. Nice to meet you. Nice to meet you. 감사합니다. Yes, Philippines. I love Philippines. You love routine? Philippines. Hello, Army. Do you know BTS? BTS. Yeah. I'm going here to Korea because I'm watching the concert of BTS. It's October 26. October. Yeah. Hello. 감사합니다. I like your video. My skin. What is that? I like also that. Oh my god. 감사합니다. Thank you. Nice to meet you. Oh my god. Oh my god. Nakita ko lang siya dito nag-street us. Tapos nabibideo call kami ni Christian. So grabe. Tapos nag-vlog siya. Ano siya parang may TV siya from... parang nag-vlog siya pero sa Africa naman. Pero Korean siya. Ang cute. Ang cute.